guys, at kontrolado, under control na po yung sitwasyon. Wait. Anong inaanap mo dito? Ang heavy nun, si Kevin Cordeta. Yan po ang ano natin yun eh. Taga dito po sir. May tangay ako kami. So ito na guys, yung ano, yung sitwasyon ngayon ng sudong. Ayan na po, no? At ang ating mga fire volunteer, yan. Siya mga masigasig nating mga fire volunteer. Ay pagod na pagod mga kababayan dahil sa pagtupad ng kanilang tungkulin. At ayan na po ang naging resulta, ang nangyaring sunog. Mga ilang segundo o oras ba sir ang nangyaring ano, itong sunog na to? Umabot ng isang oras ba sir? Halos isang oras mahigit, halos magdadalawang oras bago po naapula ang apoy. So ayan po, nagpahinga na po sila mga kababayan. Under control na sir? Okay, under control na. Good news. At wala naman nasaktan, no? Ano? No casualty. Very good. Mga kababayan, no casualties. Ang ano, so yun ang kagandahan nun, no casualties. At siyempre, gagawin naman po tayo dito sa gabi dito. Medyo risky po, ano? At parang sa tingin po natin, maraming bubog at tayong nakikita. At siyempre, dahil ito nga po ay maliit lang po pala yung ano, iskinitang ito. May kaliitan po pala yung daanan, guys. Dahil, ayan, no? Ayan po yung ito po yung nakikita natin sa itaas. Nasa ngayon ay ito, walang humpay po yung daloy ng tubig para makatulong po sa ating mga guys. Masikip nga po yung dikit. So ito po yung naging dahilan kaya naapula po bigla yung sunog dahil dito sa pader na to. Kaya malaking tulong po itong pader na to at hindi na po lumagana pa ng husto yung sunog. Ano wala sila na doon? So, ayan guys, no? So, lag po tayo guys. Okay. So, alis tayo guys. Medyo, mababasa yung ating cellphone. At may mga tool mo. Katagaling yun eh. So, labas tayo guys. Nawawala kasi yung signal doon sa loob. Ayan. So fire under control. So ayun po. Nga po, totoo nga. Ayun oh. So pero ano, okay na po sila sa yung mga residente po sa gabi dito ay okay na po. At okay naman na din po doon sa dulo, under control na po doon dahil yun nga po no, na-control yung sunog gawa nga po ng pader ng building po na mataas na yun doon, yung napagtanungan po natin kanina. Doon po nag-stop yung sunog dahil sa taas po ng building hindi na po nakatawid yung sunog. So tingnan naman natin guys ano sa doon naman sa kabila sa other side naman kung tingnan natin kung ano naman ang epekto na nangyari dito sa sunog. Tingnan natin guys kung anong epekto. Hello po. Yan. So yung mga residente po natin ayun no. So barangay sige kung kakaliwa kayo pwede, kung kakanan hindi. Kung dadaan kayo sa kaliwa po pwede, kung sa kanan hindi. Hindi po pwede dahil andun po yung ano, yung mga may mga debris na baka pwedeng bumagsak. So tingnan natin guys lahat po ng ating mga so dito na tayo guys at para masilip po natin yung ano naman ano, yung nangyari naman dito sa Naturang Street. So nandito yung nakaparada halos lahat ng mga fire truck natin ano. Oh, so makikita pa nga po natin may mga usok pa tayong nakikita. At siyempre may bumbero tayong namataan dito. Pagsagan ko dito sabi ko bakod, tas bubong. Balik ko dito, tinanong ko may daan. Yun. So ayan mga kababayan, so nagkalat nga po yung bumbero dito sa gabi nito. Ayan, ang daming bumbero guys. Hanggang doon. Ayan. So kung didiretsyon po natin yan ay Abad Santos. Abad Santos po yan, yung dulo po na yun, Abad Santos. Ayan. Ang naapektuhan naman ay sa kabilang daanan. So yun ang isang katerbang ano, ang daming fire truck po na dumating dito sa naturang sunog. Kaya naman
mabilis na naapula yung apoy. At ito, mga bombero na nagpupulong-pulong. So, under control na po yung sunog, guys. Under control. So, ayan, guys. Pumapulis. Ano po? So, live po tayo, Facebook Live, mga kababayan. Ito ngayon ang ating ito ang sitwasyon ngayon dito sa sunog na naganap dito sa May Tikson. At ayan, kitang-kita naman po natin, naglilikit na po yung mga bombero at yung mga residente po natin dito na mga nag-uusyoso at gusto rin malaman kung ano na po ang naging sitwasyon. At ayan nga po, no, ayan, andito po tayo sa pinakalikuran ng ating kininang kanina kung saan yung sunog ay naroon nga. Ayan, guys. Uy! Kanina pa ako dito. Kanina pa dito. Oo. Ako rito eh. Oo! Andun ako. Kita-kita yung sunog doon. Habang binubugahan. Oo! Habang binubugahan. Andun ako. Nabubugahan ako. Basta ako. Control na. Under control na. Wala na. Under control na. So, ayan. Napakaraming pong truck ng bombero, mga kababayan. Ikaw lang? Okay ba? Ayan, hello Sir Mike. Boss. Yeah, bakit? Andun ako sa ano, yung gusto kong binubugahan ng ano ngayon, yung sa taas ng bubong, nandito ko sa taas ng bubong. Kanina. Bakit bubong ba? Tapos na eh. Wala na. Apulad na yan. Under control na. Doon ako galing sa ilalim eh. Ayun nung natumba yung poste, lumabas ako. Ako nandun sa taas habang ano, may pusa pa nga doon na nire-rescue. So, ayan guys, no? At kita po natin ng naturang So, dito nga tayo guys, so, Barangay 209. Barangay 209 ang pinangyarihan ng sunog. At ayan na nga po, no? Meron pa rin po kasi nga panilan-ilan na ano, may paunti-unting apoy pa rin po kasi, no? Pero so under control na po. At ang ano lang naman nakikita natin doon ay paunti na lang yung apoy. Paunti na lang po yung apoy ng ating nakikita. Ayun. So, yung gabi po nito, very safe na. Ang nakaharang po ng ang nakaharang po ng sunog ay yung building po na yan. Yan po yung building na yan. Yan po yung nakaharang ng sunog, guys. Unang sunog pa lang. Umaano pa lang. Umuusok-usok pa lang. Yan, narating lang. Uyan ang bumbiro. Okay. So, yan, guys. Bali, nagliligpit na po yung bumbiro. So, hahanap po tayo ng mapagtatanungan kung ano po ang pinagmulan ng sunog. So hanap tayo guys ng kung pwedeng makausap, no? Ito si sir, barang officer yata ito si sir. Sir. Ay, media. Media. Yes sir. Shout out sir, nakalag tayo sa ating Facebook. Sir, anong pinagmulan ng sunog? Chip. Anong pinagmulan ng sunog, chip? Ay. Dito. Sa arson na lang po. Sige, dito. So, ito, ma'am, magbibigay ng statement po yung isa sa mga bumbero. Ay, dito na pala, sorry. Opo. Hi, please. Okay, pit ko pala. Laging 145, third alarm, ma'am. Umabot tayo ng third alarm. Medyo masikip kasi yung kalsada. Tapos involving light materials tayo. Kaya mabilis yung spread. Alam niyo na pag light materials natin, medyo tuwang-tuwa yung apoy natin. Na madali siyang Cause of fire, ma'am. Under investigation pa po tayo. Okay.
casualties under investigation din tayo. I-mapping lang muna natin bago makapasok yung investigador natin. Okay. We will feed you some information, yung details after that. May sugatan din. Yung involving sa responders natin meron, pero natintaman kagad sila ng EMS natin. Ilan po? Okay. Ilan po? Yung na-survive ko kanina, nasa dalawang responders. Babae na lang. Mga minor lang naman. Babae na yun. Babae na lang. Estimated damage, ma'am. Wala pa, under investigation pa tayo. Ilang bahay po ang... titingnan pa ng investigador natin kung ilan pa. Ilan yung... Nagmamapping pa lang. Nagmamapping pa sila eh. Okay. Kasi usually sa isang bahay, maraming residents eh. So, antayin na natin kung ilan yung involved na residents natin doon. Pati yung number of houses natin at kung may casualties. Yung injured so far, na-treat naman sila. Hindi ko alam, maraming areas yung pinasukan eh. So, antayin muna natin yung details fire, ng EMS naman. Fire volunteer pa? Yung mga fire volunteer sa dalawa. Number of families lang, wala pa. Wala pa. Tingnan muna natin yung details na ibigay sa akin ng investigator. Yung coordination sa barangay. Sa mga fire hydrant, wala na kayo naging problema rin? Meron naman tayo, may mga nalukit kagad tayo na hydrants. Nakit naman kaagad sa atin yun. Kasi, opo. Ma'am, nakita namin, medyo maliit yung skinita. Ano yung naging difficulty ng mga bombero sa pag-respond? Kasi yan yung medyo masigit po yung skinita natin, ano? Kaya ito in-intensify natin yung programa ng regional director namin, si General Tarosa. Regarding sa fire hose cabinets or fire hose reels, na magawan sila ng with our water concessionaires, magkaroon ng tie-up, ng partnership, makapagpatayo tayo ng mas maraming hydrants, at saka magkaroon ng mga fire hose, na in case of emergency, yung barangay natin pwede na mag-first aid. So, magpapundak tayo ng trainings regarding that. Ma'am, determine ba kung sino yung pinagmulan ng ano? Yun pa yung pinupunta kanina ngayon. Ma'am, pangalan niyo, ma'am? Ano pa pangalan? I'm Senior Superintendent Christine Cula po. Manila Fire District. Christine D. Cula. Thank you. Fire Marshal Manila. Maraming salamat. Ma'am, thank you, ma'am. Ma'am, thank you po. So ayan po, no, napakinggan po natin yung ulat at report ng isa sa mga superintendent ng fire department na yun nga, bali ang merong casualties, meron pong injured, dalawang volunteers, isang babae, isang lalaki na, so kawawa naman yung na-stress din po yung mga aso. Stress din po yung mga aso, mga kababayan. Nasa YouTube na kami, boss. Facebook Live. Basta namin. Facebook Live, Facebook Live. So yun nga po, ang report po sa atin at ang sabi sa atin ng fire superintendent ay meron pong dalawang injured. So may dalawang injured na fire volunteer, dalawa. Dalawa, isang babae, isang lalaki. So casualties, number of families, hindi pa po masabi. Cause of fire, kung ilan po yung cause of fire, so wala pa rin pong estimated. Wala pang ibinababang estimate kung ilan po yung cause, no? Family big, wala pa rin po. Dahil ayon nga po sa kanya, dikit-dikit nga po yung bahay, kaya hindi po nila ma-total kung ilan po yung residente, family. So yung isa lamang po na sure sila, dalawa po sa mga volunteers ang may injured. At minor lang naman daw po yung injured. So minor lang po yung injury ng kanilang fire volunteers. So ayan guys, kitang-kita natin ang sitwasyon ngayon. Nagliligpit na po yung ating mga magigiting na mga bumbero. Sila po yung mga ora mismo kapag may nasabing sunog. Ayan na, walang pangundangan. Mga volunteers, Lightning Everson. So shoutout siya, nakalive kayo, Facebook. Shoutout po. Fire under control, alauna, imedya daw. Shoutout. Ayan, no? Sige po, shoutout sir, nakalive kayo. Lighting 10, Lighting 64, Shout out kay Mari Pacquiao, suntuan kami. So yan, under control na po ang sitwasyon. Under control na ang sitwasyon dito sa fire, dito sa may Tikson, sa may Tikson. Barangay, ito po yung barangay. But guys, tingnan natin yung barangay para hindi po tayo magkamali. Guys, kung ano yung barangay nakasasakop. Sinasakupan po ito ng Barangay Daycare Center at yun guys, titingnan natin para sure po tayo.
Barangay 212, Zone 19, District 2, Tondo, Manila. So, ayan. Ito po mismo yung kanilang napakagandang barangay, mga kababayan. Ang ganda ng kanilang barangay. Barangay 212 at Barangay 213. Ito po yung nasasakupan ng nagaganap na sunog. Okay, ayan. So, yung ating mga residente ay dito po sila nagtakbuhan. Ayan. So, dito po sila lahat nagtakbuhan, guys. Ang susunod na kanto, Abad Santos. Ayan, kitang-kita po naman natin. Abad Santos, Solis, Tikson, Barangay 212. Okay, Barangay 212, guys. Ayan. So, tapos na po yung under control na po yung sunog, guys. Yun yan, no? At kagaya nga kanina, napasok po natin yung pinasok po natin yung mismong pinangyarihan ng sunog at kitang-kita natin yung nagngangalit na apoy na nandun sa naturang lugar, ano? At ilan yung mga kabahayan natin na unti-unting tinutupok ng apoy. Yan. Under control na po, guys. Dalawa ang bali ang casualties, dalawa, isang babae, isang lalaki, fire volunteers, mga kababayan. At under control na po yung fire, alauna imedya. Under control. At ang sabi nga po ni superintendent, wala pang estimate kung ilan ang family na biktima nitong sunog at kung magkano ang cost. 'Yon. So yan, guys. So, ating mga residente. Taga rito kayo, sir? Dito lang din kayo sa loob? Dito. Sir? Isa, nasunog yung bahay? Ayun, pa. Kaninong bahay? Hello, ma'am? Live po tayo sa Facebook. Hello po. So, sila po yung mga nasunogan dito, guys. Yan. So, marami din po tayong mga kasama dito, no? May mga vlogger din po tayo nakita natin, mga kasamahan. Ayan, no? At mainstream media na nakausap po natin. Nakapag-interview na ako doon, superintendent ng fire volunteers. So, casualties, meron casualties, dalawa. Fire volunteers, ang babae sa lalaki. Anak-anak? Hindi, injury lang naman, injury. Minor injury lang. So, walang casualties, walang namatay, walang And of course, cause of damage, hindi pa. Wala pang estimate. Estimating pa lang. So, yan, guys. Cause of fire under investigation. Cause of fire under investigation, guys. So, marami pa rin po tayong mga kababayan, guys. Salamat. Akala ko. Andito na ako kanina, habang galit na galit yung apoy, nandun ako sa taas ng bubong. Inaakit ako nung residente doon. Bakit ganito para makita po? Nung pag-akit mo, nawala. Pag-akit ko, paano na? Talagang ang buka ng kumbero, tumatama pa nga sa mukha ko eh. Wala na ganong tao sa loob. Wala na, saka bawal lang pasok doon. Bawal na. Ayun, lakas ko ng tubig ko. Wala na yun, yung usok na yun, nakapaikot kasi sa building. Itong building na yan, building dito, may pader. So, ibig sabihin, hindi na lalakad yung apoy.
So salamat guys, salamat. Bro. Pero ako, papatay-patay yung signal mo. Look. Smart kasi ako. So ano lang no, yung ibang mga fire truck paalis na po guys, mga paalis na po yung ibang fire truck. At yung iba, bali tina transfer yung ano, yung may laman na tubig, sila po yung pumapalit. Yung walang laman na tubig na truck umaalis na. Tapos yung may laman na tubig, sila po yung pumapalit dito para talagang sinisigurado po nila na fire out talaga. Hindi po nila iiwanan yan hanggat meron po usok-usok kasi sabi nga nila, di ba, pag may usok, may apoy. May apoy talaga. Okay. Kaya ngayon, may apoy pa yan. May usok pa yun. Hindi, actually, andun ako, kaya alam ko yan. Ano na, parang balon. Parang balon na yan eh, na... Na-trap yan ng ano. Ako hindi ako nawawalan. Umabot ka ng 100 plus yung viewer ko. Hindi kasi mahina yung signal sa akin. Smart kasi ako. Parating na ako. Pero uwi yan. May usok nga ako eh. Oh? Tapos na ano yan. Napubugahan ako ng ano. Mapasok nga ako. Pwede pumasok nun diba? Bawal na. Uh-huh. Clearing. So, tabi tayo guys, malaking truck po yan, paparating. Baka hindi tayo madali sa sunog, sana man sa gulong naman tayo madali. So fire under control, mga kapapayan. So ganun na po ang ginagawa ngayon guys, ano, yung may laman na tubig, sila po yung pumapalit. Sila yung pumapalit dito, tapos pag-ubos po ng laman nito, aalis sila, papalit naman po yung may laman na tubig. So ganun po ang nangyayari. Yung debris, yung mga natirang ano, naipon nga sa isang ano.
sayang yung tubig. Kaya hindi nakapamay ko. Kaya lang kasi ni Mickey sa group eh. Sa group. Nalaman ko ito sa group eh. Na sinabi ni Mickey ni Sunog. Ako kanina pag ano ko, paglabas ko ng bahay, nakita ko, sa ano yung Sunog? Na may ano daw yung Batangas, takbo ko. Eh, hindi sa Batangas eh, sana Sunog. Na may Solis, sabi nga noon. Tinakbo ko lang yun, mura tayo man. Ha? Pag nakita ko na, lilip din yun oh. Wala ka sa Sunog. Andin ako sa ano, sa taas. Hindi na. Ayun, malaki yung tingin ko. Kasi sana ako sa salong ng bahay, yung bagong ginawang bahay. Oo. Oh. Nakakalimutan ako. Andin ako sa tunay mo. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, pero hindi na siya kakalat kasi yung paligid, nabugahan na. Ah, nabugahan na? Oo. Parang ano na lang yan, yung mga latak na kahoy na nakapaikot sa amin doon. Kasi nakapaikot ang building eh. Parang paligid na rin. Oo, so may apoy na salita kaya binubugahan nila yun. Hindi yan si Sikoy kung saan, sa kanan mo kung saan mo yung sila. Yabagis vlog po, hindi sikat, pero magbablog na dapat. Hindi yan sa'yo kung saan. Sa amin, wala na magagawa ng uwan. Wala ka sa'yo kung saan, sinahanap mo. Kaya wala na yan. Under control na po guys sa barangay 203. Barangay 209. Amoy usok na ako. Kanina habang nagba-vlog ako, umaano yung ano yung tubig sa ano ko. Oh, lakas ng pan ng bumbero, impact. Ang lakas eh, halos tamaan ako ng bugal ng ano eh, ng tubig. Sir, kayo ba nasunugan, sir? Bahay niyo pa yung nasunog din? Sa yung saan kami, sir? Yung
katabi ng building? Oo, oh, katabi ng likod ng building. Ah, likod ng building. Ano sir, natupok ba o ano talaga? Yung tupok na. Tupok na? Third floor. So tingin nyo anong pinagmunan ng sunog sir? Hindi ko alam. Hindi rin alam? Ito na kumpisa sa likod nito, puti na to. Ah, yung puti na yung ano na yan. So ano kaya, kuryente o... Walang ako. So under investigation pa nga daw po, sabi ng car. Ano? So may naitabi pa kayong paggamit, sir? Yung iba, hindi ko naman nailabas. Hindi nailabas yung iba. Wala namang nasaktan, sir. Wala namang ano. So sa awa ng Diyos, wala namang nasaktan. So yun ang pinaka-importante dun. Gamit, madaling palitan. Oo, tama. Buhay, hindi. Buhay, hindi. Opo, tama. So yun, oh, yung nakausap po natin, isa sa mga residente na nawalan po ng bahay. So isa daw po yung kanyang bahay dun sa na nasunog, no? Na nasunog. Dito pa rin po tayo at naka-live pa rin tayo sa Facebook page. So sa mga hindi pa po nakakapag-like and follow, paki-like and follow and share na lang po ang ating Facebook page, mga kababayan, at updated po kayo lahat ng mga ginagawa natin dito sa Metro Manila Update, na kung saan ngayon andito tayo sa May Tekson, Barangay 209, sa May Tekson ano. So ito po yung ano, pinagmumula ng sunog. So fire under control na po, fire under control. So yun nga po, no? Kaya lagi po natin pinapaalala, at sabi nga po ng mga fire volunteers natin, iwasan po natin ang sunog, lalong-lalo na, sabi nga nila eh, hindi ba rin daw manakawang ka na, huwag ka lang masunugan. Yun ang kanilang kasabihan, pero hanggat maaari, sana yung dalawang yun huwag mangyari sa buhay natin, ano ba? At yun na nga, wala na po tayong nakikita, maputi na po yung usok na nagmumula dun sa naturang sunog, guys. So kanina, actual po nating nakita kung paano po nilalamon ng apoy yung mga kabahayan, ano. Nandun po kasi tayo sa itaas ng nasa ibabaw tayo ng bubong. Makikita nyo po yan, guys, yung aking pag-upload. I-upload ko po sa Facebook yan yung aking na-captured na video kanina. So makikita nyo po lahat yan, guys, sa aking Facebook. Bakuna natin, alam na ngayon, nandito pa rin yung usot sa labas. No, nasa labas. Nagsindating pa rin yung mga bumbero. Ayun, no? Napakarami pang bumbiro na doon. Nakakagyan ng tubig sa pipe nila. Kasi kung sino nasa area, pinakamalapit pwede sa dumatay na rin. Sila ko kayo pusukan. Kaya mas tayo pinakamalapit. Lalabas na. Kaya mo yan. Kaya mo yung tura ko. Umano pa ako doon sa ano, lumusog pa ako sa pano. Kasi patubig yan eh. Hindi ko man nakalain na, ano, papunta ako ng SM kanina. Nakita ko yung usok. Ayun, no? Napakalakas pa, no? Ibig sabihin, so, hindi naman lagi kasi nga sunog ang makikita natin. Ayun, may mga pumapasok pero pinagbabawalan, no?
Nila kaya may isang pa. Diyan na sa mga talaga may hindi lang na kuan na sabi ko mausok pa rin guys, mausok pa rin. Ano pa yan nila yan? Yung kakalay kayo pa yan. May kalay kayo naman sila dyan. Kalay. Kalay kayo at para mga... O yan, paalis na po yung ibang mga fire truck mga kababayan. Paalis na po. Fire under control. Ang ginagawa po nila, lahat po ng may mga laman na tubig na yan, yung mga fire truck na yan, uubusin po nila lahat yan doon sa naturang sunog. Ano? Wala po silang iiwanan na ano dyan. Habibi, Habibi O is watching. Thank you very much. Serena Lin watching. Yan, Harvey Santiago. Thank you very much. Arman Manzano. Thank you very much for watching. And Jolma Alforte. Thank you for watching, sir. Thank you very much. Ma-like and follow na lang po sa ating para updated po kayo palagi sa ating channel. Samahan niyo po ako palagi mga guys pag a-update po natin sa Metro Manila. Update sa ngayon ay nandito nga po tayo sa may barangay 209 Tixon dito sa may corner Abad Santos sa north, corner Abad Santos at dito nga po nagkaroon ng sunog ano sunog, so itong fire na nangyari ay na nasawa na po nila at na napatay ang sunog according sa mga sa kanyang sa superintendent ano is 1:30 PM. So yun po, no? At natanong po natin kanina yung isa sa mga firefighter ang tumagal daw po yung usok isang oras at kalahati. Natanong ko pala yung firefighter doon kanina. Kung under control na. Oo, under control na. Mga ilang oras po ba naganap yung sunog? Mulan from the start to end sa mga 1:30 sabi niya. 1:30. 1:30. Hindi, 1:30 isang oras at kalahati. Oh, di ba? Oh, alas 3 na. Okay. So kanina pa 'yon, yung kanina pa nung lumabas ako kasi under control na ngayon. Huh? Oh, under control na. Ito, meron. Basta nga ako sa loob. Pwede kaya na nagpipira yung mas maano, hindi na maganda. Kanina sana maganda, yung mga pang... Tila yung video ko ha, sali. Para makita natin kung gaano ka... So naka-live kasi ako kanina habang nagla-live, No, 12:30 na kumpisa. Habang nagla-live ako, meron akong... 12:30 na kumpisa. Tapos ayun yung pusa, oh, sabi nila yung pusa daw baka maano masunog. Ayun oh, yung apoy yun. Ito na yung ano, oo, oh, ito na yung inaapulan nila, yan, nakapaikot na yan. Kaya hindi na yan, ano, hindi na yan lalaganap kasi nakapaikot na yan.
Nasa gitna pala yung nasa gitna yung sunog. Ibig sabihin, nakawa siya, nakawa. Oo. Nasa yung con. Isang kawa na yun, nandun mismo. Ando na, hindi na siya kakala. Ngayon siya pasukin. Hindi, ando yung mga bumbero. Ayun, umahirap siya na... Ayun. Diba? Kaya yan, ibig sabihin, meron pa yan yung pagkakawin ka kawin niya lang yan. Ayun pa na lang yung natin sila sunog. Yung mga kawin-kawin na lang. Mga kahoy na lang yan, kahoy. Sulok!